WhatsApp sa inyo, guys. So ngayon may nagpapaayo sa atin ng aircon. So ang problema niya ito is sumisingaw dito. So singaw na yan. So may konti pa tong laman sa loob. Kailangan natin tanggalin ng hangin. Pero dito yung valve niya sa loob. Pag tinanggal natin to, ito, makita natin yung valve. So ito yung receiver niya. Yan. So ito yung bulb niya, ito yung pin bulb niya. Ito yung port niya, labasa ng hangin papuntang barrel. So pag binagsak natin to, lalabas yung hangin dito sa port. Tignan niya. So i-press natin para matanggal yung hangin. So na-drain na natin. Tanggalin natin dito yung tank at saka regulator. Yun. Ito yung pinaka-offset niya. Kasama na bulb. Ito yung bulb housing niya. Ito yung bulb housing. Yung mahabang bulb housing na yan. At saka dito yung thread ng tangke. So una, tignan natin yung regulator, ano niya, yung o-ring niya dito, tignan natin. So tinanggal natin yung o-ring niya dito. So parang may mga putok-putok ng konti. Ayan. So papalitan natin to. Mas maganda kung may stock yun ng o-ring sa bahay. Pero itong mga o-rings na to is sa may-ari to ng aircon. Pinadalaya lang dito sa akin para magamit ako. Ayan. Maraming types of o-ring yan. So hahanapin natin ang magasing size nito dito. Magasing size sila. So plata natin to. Ito yung ilalagay natin. So lagyan natin ng oil kasi pagdating to ng 2.5 sumisingaw na to dito na part sumisingaw. So mamaya titignan ko pa sa loob baka yung mga o-ring dun sa regulator nya. So ngayon ito muna papalitan natin. Subuksan natin dito sa regulator niya. Baka may mga sirang o-rings pa dito. Check na lang natin lahat pati dito. Sa mail niya, sa mail poster niya. Sa inlet. So, baka may singaw pa dito.
check natin yung oras niya sa loob. Yay. Yun. So wala na, ubos na. Kung makikita nyo to, yan. Yan yung oras niya. Putok na lahat. Grabe. So mas maganda kung may ganito kayo, earpick. Pang kung nakikita nyo to, ito yung mga dumi sa loob. Ito yan, napakaraming dumi sa loob. Ito yung part ng o-ring na nasira na. Ito, tanggalin natin to. Ito yung sumisingaw. Yan, kung makikita nyo, ito yung o-ring na karaniwan na sisira sa regulator. Para siyang ano, para siyang jelly. Yan. Ito siya. Wala na, punit-punit na. So kaya pala hanggang 2500 na lang. Sobrang lakas ng sinyaw dito na part. Kaya pala yung oras niya naubos na. Napakaraming dumi. Dapat tanggalin yan kasi yan yung nagkukos ng sira ng mga oring. So itong disc na to, ito, itong mga disc na to, ito, yan yung output na 1800. Medyo masikip. So itong violet yung nilagay ko. Sakto naman. So tanggalin natin to. Tignan ko yung oras niya sa loob kung ayos pa. A few moments later. So natanggalan natin to. So marami siyang dumi sa loob. Yan. So ito, dito natin malalaman kung madumi ba to. So ito na yung oring niya. So from time to time, pag nasingaw yung mga airgun nyo, baka itong orange na to. Yan. So so far wala naman siyang sira. Intact naman siya. Wala naman siyang crack. So lagyan na lang natin ng oil, ng silicone oil. Tapos ipahid natin dito. Ito yung maririnig nyo pag nagpump kayo. Parang lagatik sa loob ng ano, ng tangke. Pero ito yung naglalak. Kasi yan yung pwesto niya. Ganito yung pwesto niya. So pag nagpump kayo dito ng hangin, papasok dito, tapos ito siya, aatras kayo niyan, papasok ang hangin. Pag wala ng pressure, babalik siya. Yan yung lumalagatik. Tapos pump ka naman uli, lalabas na naman siya. Tapos pag angat mo, pabalik niyan. So ibalik na natin to.
wala tong problema. Malinis. Malinis na to. So, napakadali niyang ayusin. Kahit kayo maayos niyan. Basta reminder lang, huwag na huwag nitong kakalasin kung may hangin. Dapat naka ano yan, naka zero. So itong gauge niya, so, hindi na bumabalik sa dati. So kailangan na itong palitan, itong gauge niya. Inisin natin to kasi napakadami sa loob. Grabe din eh. Dapat linis yan palagi. Every at least twice. Mga 2 months. Kung wala kang ginagawa, mga once a month. So, balik na natin to. Yung male ano niya. Inlet. So, binuksan ko ulit to. Tinignan ko yung o-ring niya sa loob. Pero ito na yun. So reminder lang to sa inyo, huwag na huwag nitong gagalawin yung disc niya. Kasi ang output nito is nasa 1800 PSI. Pag may binago kayo dito, kahit na isang disc lang, magbabago yung output niya. So dapat ingatan nyo rin. Tsaka yung o-ring niya dito nasira na. Palitan na natin to. So, dalawang o-ring pala sa regulator yung nasira. Dito sa unahan, tsaka sa likuran. So, yan yung pagkakasalansan ng disc. Yan yung 1.8 PSI na pressure. So, papalitan natin to. Bali, sa loob to ng ano? Bali, sa regulator to. Hindi na maganda yung o-rings niya. Pudpud na. Sira-sira na. So, palitan na lang natin para brand new na lahat. So ito pwede na siguro. Dala tayo ulit ng silicone oil. Tapos bago natin ikabit, linisan natin dito kasi madami ito sigurado. So malinis na. Ligyan natin tong o-ring na to. Baka ingatan nyo lang na hindi mahulog kasi yung disc nya mahirap. Yan. So saktong sakto lang yung o-ring nya. So ito yung ano nya. Dito nakafix yung o-ring sa loob. Yan. Yan. Sa loob. Itong o-ring na to. Yung unang-unang tumatanggap ng hangin galing sa tank. Yun, saktong-sakto. Saka ito. Balikan natin to. So napakadali niyang gawin. Basta isipin nyo lang yung hangin talaga. Dapat naka-drain yan. Para wala kayong problema. So, isnag na lang natin. So,
Mas maganda kung may airgun kayo, bumalik kayo nito sa Lazada. Alam na sa 400 plus yata to sa Shopee or sa Lazada. So marami kang paggagamitan nito kasi ito yung usual na nasira sa PCP natin. Kasi ito kung bibili mo to sa amin, dito sa amin, 25 pesos tong isa. Any size dyan, same lang yung ng price. 25 pesos. Isipin mo yun kung gano'ng ka nakatipid sa dami ng o-rings na yan. Magagamit mo. So, balik tayo dito. So, itong gauge niya. Kailangan na itong palitan. Sisira na. Hindi na siya bumabalik. Yung tension wire niya sa loob, naka-fix na dun. Pag mataas na lang yung pressure, siya gumagalaw pataas. Pero, hindi niya siya makabalik sa pinaka zero. Gilis lang naman yung nasira, pero pag nagpump ka, sa pump ka na tumingin kasi mas accurate yung sa pump na gauge. So ito pa, ito yung valve niya. Binisa natin, napakadumi rin. So wala namang problema yung valve niya. Ayos naman ang o-rings niya, wala rin. So silicone oil lang to. Ayos na yan. So, ibalik na natin to. Balik na natin to dito. Sa pinaka-ano niya. Pinaka-offset niya. So ipasok natin dito. Yan. Tumulak na natin para masubukan natin sa Sabado or sa Sunday kung may problema pa ba, kasi day off lang to maayos yun. Sakto na siya. Chromoly barrel. So pinakalawang na siya. So inisan ko muna. Ihain ko to saka metal polish. Naliha ko na siya. Medyo natanggal na yung kalawang. Metal polish na lang ang kulang. Ipahid lang natin dyan. Dumi lang siya ng konti, pero matatanggal niya. Tatanggalin natin ang ore niya dito sa barrel. Lagyan natin ng silicone.
3,5. Ayo pa. 3,5 tigas. So, madami na rin siya. Pero yung o-ring niya, ayos pa naman. Sobrang dumi lang sa loob. Grabe. Ito yung sumisira sa o-ring. So, malinis na yan. Kita nyo. Again, silicone oil. Napaka-importante nito. Kaya, kung wala kayo, bumili kayo. Pwede rin tire black. Yun. Sakto na. Malinis na yan. So, balik na natin to sa pwesto niya. Dito. Coat lang natin. So, nakabit na natin to. Ang barrel niya. So, ayos na to. So, kabit natin dito. So, nakabit na natin to. Ayos na to. Nakabit na natin siya. So, yung scope na lang. So, yung scope niya is Makul Stalker. Yan. Makul Stalker 3 to 18 by 50. So, that's about it guys. See you next vlog. Babush.